Kuya Mark, may tanong. Halimbawa, naging subject ng raid, law enforcement operation yung pinaupahang condo unit. Aba, siyempre na-trace. Sino pang may-ari nito? Pero yung mga suspect, wala doon. Nakuha doon drugs. Yeah, yeah. O, liable ba yung landlord, yung may-ari? Actually, depende yan sa knowledge ni landlord. Mm-mm. Pag alam ni landlord na ginamit yung condominium as ano ito, shabu hub. Yon. Of course, liable ka. You're maintaining a drug den, ang tawag doon. Maintaining a drug den. Kasi alam mo, na gagamitin yung condominium mo na doon maghigop ng shabu. Higop ang tawag doon. So yung... iba yun. Higop. Sabaw palang higop. Oh, yun. Sabaw palang yun. Suyop ng shabu. Ayan, yan. O yun. Example, alam mo na yung bahay mo, yung condominium mo, ginawang pang suyop ng shabu or cocaine doon, liable ka. Maintaining a drug den. Pero kung hindi mo alam, lalo na pag may contract of lease ka, tapos nakalagay pa sa contract of lease mo, your condominium, pinupahan mo, but for purposes only of residential, nakalagay doon, bawal ang immoral activity sa condominium, bawal ang illegal activity, hindi ka liable. Pero, so, depende sa knowledge ni landlord. Knowledge ang importante dyan. Pero pag, kunyari, nakasaad naman sa kontrata yon na bawal ang immoral activities, pero alam niya, secretly. Alam niya, pag alam niya, kasi minsan kasi, kunwari may kontrata, para at least makalusot. May iba dyan, may kontrata si landlord, o sige, gawa ka ng kontrata na bawal dyan, pero kasi alam niya na may naghihigop o nagsusuyop ng shabu doon sa loob, liable ka. Bakit? Kasi under the law sa drugs, knowledge ang importante. Knowledge na maintaining a drug den. So you can be liable. Basta may proof lang na alam mo na ginamit yung bahay mo as a drug den. Pero kung hindi mo naman alam, kasi umu pa lang, purely for business lang, tapos may pumasok doon sa bahay mo, ginawang cyber sex den, ginawang shabu drugs din, drug din, in that case, you can be liable. So, depende sa knowledge ni landlord. Okay. In good faith. In good faith, nagpapalit.